Welcome back to my vlog. So, andito na yung lunch natin. Ayan, nakita. May bago ngayon, guys. Kung alam nyo, sa prutas, may bago ngayon. Saging naman ang binigay nila. Tadaa! Diba? Kakaiba. At least, diba, na ibang prutas. Kasi most of the time na binibigay nila, apple. So, nakita nyo naman, guys. Naipon na yung mga apple ko dito. So, may pasaref. So, kung di apple, orange. Meron tayong white grape, green tea. So, lagay lang natin ulit dyan. Well, paano to, guys? Oh, yung ano, favorite ko na dessert, yung glutinous. Parang champurado sa atin, guys. So, yung lunch natin ngayon is kanin. So, kanin, guys. Ang lunch natin ngayon. Natin. Ay, baliktad. So, meron tayong rice. Meron tayong rice. Pakita lang natin, guys. May rice tayo. Yan. Ang tawag dito, parang ano siya, guys? Parang imbutido siya. And then, toge. Toge. Tugi. Tugi, Bisaya. Uy. Toge. Tapos, ito. Ano ba ito ba, guys? Pork. Thin slice na pork sa itlog. Papansin ko, guys, talaga sa bawat meal na binibigyan nila, hindi nawawala ang itlog. Pansin nyo, guys. Pansin nyo rin, guys, yung itlog talaga hindi nawawala. So, tingnan natin ito, guys, kung masarap. Sarap siya, guys, oh. So, nasa dessert na ako, guys. Tingnan nyo. Sarap, guys. Sobra. Ewan ko, guys. Para sa akin, mas masarap pa siya sa champurado natin sa Pilipinas. Promise. Tingnan mo yung ano, oh. Sarap. Kakaiba yung glutinous rice na ginagamit nila dito, guys. Hindi ko alam. Pero pag kinain mo, kasi parang crunchy siya, guys. Crunchy siya. Parang may sound pag kinakain mo siya, pag inunguya mo siya. Kaya ang sarap. Tapos mabango siya, eh. Tapos yung tingnan mo yung kulay niya, 'di ba? Para siyang hindi ko alam kung chocolate ba talaga siya or ano. Pero speechless, guys, pag kinakain mo siya. Gusto ko yung lasa niya, yung tama ng tamis. Hindi siya nakakaumay, kainin. Kapag binibigyan pa, feeling ko nga kulang sa akin, guys, o kalahati lang. Kasi mga nakaraang araw, mga dito yan siya. Ay, dito na lang. Sarap kasi siya. Para mainggan nyo ka talang tuloy alamin ko anong nilalagay nila dito. Na pampalasa. Hindi mo alam kung chocolate ba talaga o ano. Oh, feeling ko talaga parang hindi siya chocolate, guys. Kasi sa atin, pag nilalagay nilang chocolate, champurado, parang meron kang malalasahan at parang ano, lasang chocolate talaga. Ito hindi. Sarap. Hindi na ako makasalita. Sobrang sarap.
hindi ako mahilig sa matamis, kaya tamang tama lang talaga yung timpla nito. Piling ko kahit araw-araw kong kumain ito, okay lang sa akin. The best dessert ever. Sabi ko yun. I think ito yung isa sa mga favorite ko na dessert dito sa Singapore, guys. Tapos meron din sila ditong parang halo-halo. Tapos shake, yung ganun. Wala ko masyadong ano doon. Ito, pag pumunta ka sa mga dessert, ay, meron din pala silang isa pa, guys. Gusto ko rin yun. Yung ano, yung tokwa na, ay, ano, wait lang. Tofu ba yun? Taho siya, guys. Sa atin, taho siya, okay? Taho siya, mga, oo. Yun din, gusto ko rin yung taho. Hindi din siya masyadong matamis, guys. Kung sa atin, may hinahalo silang ano. Oh, excuse me. Kung sa atin, hinahalo yung syrup na sugar sa taho. Dito naman hindi. Kumbaga yung sugar, templado na mismo dun sa taho. Hindi siya ganun katamis, kaya gusto ko rin siya sa dessert dito. Gusto ko rin, isa nga din yun sa mga favorite na dessert dito sa Singapore. And then, bukod dun sa taho na yun, meron silang mga hinahalo, like yung mga green bean na may natamis. Merong iba-ibang klaseng bean. Tapos merong tapioca na homemade tapioca siya, guys, na minatamis. Tapos kumbaga pinaka toppings nila dun sa taho, kaya yung taho sa Pilipinas at yung taho dito kakaiba siya, guys, kasi mas maraming toppings silang available dito. But kasi sa atin talagang yung sago, sugar lang, 'di ba? Yun lang talaga yung common talaga na ano nilalagay doon sa taho. Dito hindi. Ang dami mo, marami silang choices ng toppings. So ikaw na lang mamimili kung ano yung gusto mong ilagay. Pero yung taho na yun, guys, talagang yung taho na yun taho din siya dito, kumari ganito yung cup na ano niya. Hindi nga, mataas nga yung cup dito, most. Hindi na, ano talaga, para dun sa taho na yun na dessert. Ganito yung cup niya, guys. Hindi, kasi kung bibili ka ng ganito, taho lang talaga siya. Hindi siya yung nilalagyan ng toppings. Yung taho lang talaga siya, guys. So, bibili ka ng ganito, taho lang. Pero kung dun sa malaking cup na yun, yun yung taho na nilalagyan ng mga toppings na ikaw na mamimili kung ano yung gusto mo. So, one time, guys, pag nakita ko siya, pag pumunta ko ng mall, pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na klase ng taho. Tapos ikaw naman mamili. Marami silang klase, marami sila iba-ibang klaseng toppings, guys, eh. So, pinaka-favorite ko doon, yung tapioca nga. Tapioca, tapos, may iba-ibang klase at kulay yung tapioca na yun. So, medyo nakaka-add din ng attraction sa dessert kapag bumili ko, kasi iba-iba din yung kulay niya. So, yun, guys. Tsaka may green, red bean din na may natatamis. Isa din yung sa toppings nila. So, hindi ako masyadong mahilig sa red bean. So, hindi ako nagpapalagay ng red bean. So, yun, guys. Topic na. Pwede. Pagkain. Maraming ano dito, guys, maraming dessert din dito sa Singapore. Meron din sila yung mga parang kakanin. Ang tawag dun, guys? Hindi ko alam kung ano tawag sa atin yun, eh. Meron din dito yung puto. Meron din dito. Yung puto dito,
may mga colorful, at saka atin din naman, di ba? Colorful din ang puto. Dito, okay lang din. Tapos yung saging dito, guys, alam nyo ba? Kung sa atin to, like, ang saging ginagawang turon, banana cue, doon hindi. Doon pa ang saging binabalutan. Ganitong saging talaga, guys. Walang saba dito. Ganito talaga siya. Ang pagkakaalam ko, walang saba dito. Ang nakikita ko lang, most of the time sa market, supermarket, is ganitong klaseng saging. So, minsan, naglilibot ako, minsan sa wet market. Wala talaga akong nakikita ang saba, guys. So, ganito lang talaga yung nakikita ko, guys. Tapos, ginagawa nila nito, binabalutan nila na parang, hindi ko alam, pero parang, pina-fry nila, pero binabalutan nila ng parang, binabalot nila sa flour, tapos ipa-fry nila. Tapos, pag syempre, pag kinain mo, lasa talaga ng banana. So, ganun lang kasimple dito, guys. Hindi complicated yung, ang paggawa nila ng saging dito na dessert. Sari kasi, diba? Nilagyan ng sugar, ng mga kung ano-ano, piniprito, nilagyan ng sugar, yung tuhog, dito hindi. Ganito lang talaga siya. Tsaka, yung balot niya is crispy. So, pag kinain mo, crispy siya. Crispy yung sa labas. Tapos, masasagi, malamig yung sugar. Daldal ako ng daldal. I think 3 days na lang ako dito, guys. 30. Tama. 30 na tayo ngayon. So, 30 ba tayo ngayon, guys? I think 30 tayo ngayon. And then, 3 days na lang yung stay ko dito sa hotel. Sorry. Pagka 3 noon, 3 nights na lang, and then kinabukasan 3 aalis na kami dito. Aalis na kami ng hotel, guys. So 3 days left na lang kami. Bye bye hotel. So, yung swab test namin, makuha namin yung result after 2-3 days. Kasi, kung hindi ko yung nabukasan, Tuesday or Wednesday daw. So, isi-send lang naman sa amin yung result. So, tingnan natin kung positive or negative ba tayo, guys, pagdating sa swab test. Pansin nyo, guys, nagsuot ako ng doble-doble ngayon kasi nilalamig ako. Tapos na. May saging pa tayo, guys. Pero magpapatunaw-tunaw muna ako mamaya kasi sobrang busog na. So, ilabas lang natin to. Magpatunaw-tunaw lang ako, guys. Para makain ko yung wala nang space yung saging sa center. So, yung gagawin ko, guys, nag-iisip na ako kung paano ko siya, kung saan ko lalagay itong mga, mga naipon na collect kong mga inumin. Since, 3 days na lang tayo dito sa hotel. Pwede ba mag-extend another 14 days? Pwede ba mag-extend 14 days ulit? Hindi naman ako bored. Okay lang sa akin, mag-stay 14 days another. So, meron tayong apple, guys. Kung nakita nyo naman, ang dami kong apple. Meron pa sa ref. So, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay kasi wala naman akong lalagyan. So, yun, guys. Since 3 days na lang tayo, so, yun na nga, nag-iisip ako kung saan ko siya ilalagay. Nakikita nyo naman, di ba, sobrang dami siya. Meron pa. Ang dami kong talagang mga drinks. Tapos, syempre, yung mga damit natin, baka makalimutan ako. Patay tayo dyan. Mga damit natin na nilabhan, sigurado namang tuyo na. Pero alam nyo ba, guys, ang sagwa talaga ng amoy nung damit kong isa na hindi talaga natuyo sa araw, as in ang bantot. Tuyo siya, guys, sa fairness. Tuyo siya, pero bakit ganun ang amoy? Sobrang bantot talaga, promise. Iba talaga yung tuyo sa araw. Amoyin nga natin. Ito ba,
Ito okay guys, amoy sabon siya. Pero hindi ko alam kung bakit yung isa na sinuot ko nung nakaraang araw talaga ang bantot. Okay naman siya guys. So pwede na nating ipasok yan sakali. Kasi tuyo na siya. So meron ako nilabhan kanina dyan sa CR. Yung hinubad ko kanina din. So ready na siya. So since 3 days. So nag-iisip na ako guys kung anong mga... kakasya ba siya sa maleta ko? Kasi since yung maleta ko, yung bra ko. Since yung maleta ko, sobrang liit lang, guys. Kanya na naman, di ba? Pang lang siya. Sobrang liit. Tapos puno pa siya, oh. Hindi ko pa alam kung saan ko isisiksik yung mga nilabhan ko nandyan sa cabinet. Tapos, ito lang yung dala ko, guys. Nakita niyo naman. So, wala. Yan lang talaga yung lalagyan ko. So, hindi ko alam kung pwedeng isiksik dyan yung mga, yung mga inumin. Hindi kasi bala ko kasi ibigay dun sa friend ko, guys. Bala ko siyang ibigay yung ibang drink. Sana kung magkita kami sa paglabas namin. Kung magkita ko siya or magkasabay kami. Hindi ko alam. Wala akong talagang idea, guys, kung sino magsusundo sa amin, yung agency ba namin. Or isang bus pa rin ba kami katulad ng paghatid namin dito sa hotel. So, wala akong idea. So, if ever man na may kasabay. Kasi, di ba, 7 kami, guys. So, if ever man na isa doon makasabay ko, kasi isa naman talaga kasi yung sa swab test nga, may isa doon sa 7 na yun, isa doon nakasabay ko sa swab test. So, may posibilidad na sa paglabas ko, siya pa rin yung makakasama ko sa paglabas ko. So, sana. So, para kahit pa paano, maibigay ko sa kanya yung ibang drinks. Kung gusto lang niya, guys, kasi sobrang dami talaga. Bala ko dalhin yung iba lang dyan na gusto ko, like yung milk, kasi hindi talaga ako mahilig sa sobrang tamis, guys, or na drinks. So yung yung milk, kasi yung milk dito talaga milk lang siya, wala siyang sugar. Tapos yung tea, guys, yung mga tea na walang, isa lang din yung tea na gusto ko dyan, yung kulay yellow. So yung milk hindi ko masyadong hindi ko masyadong gusto yung soya milk. So, meron pa akong chocolate dyan. So, yun guys, yung plano ko sana na gusto ko ibigay yan dun sa makakasabay ko, kasamahan ko sa agency kung sakali, para mabawasan yung aking dadalhin. Kasi, so, yun lang guys, ang update natin for today, and I hope you enjoyed my video. So, I hope nagustuhan nyo guys yung video ko na pagkain ko ng lunch ko. So, yun lang naman lagi ang update natin. Ang pagkain ng lunch, pagkain ng breakfast, pagkain ng dinner. Yun lang guys. So, 3 days na lang naman left. 3 days left na lang tayo dito sa hotel guys. Sa wakas, makakalabas rin. Pero, okay lang din naman mag-extend. Pwede ba extend 14 days again? So, yun guys. Masarap din naman yung kahit papaano guys. Nakakapagpahinga kasi grabe din, diba? 6 years din kaya ako nag-work dito sa Singapore dati. More than 6 years naman. Magsa 7 years na nga eh. Mga 8, 9, 10, 11. Mga 4 months na lang. 7 years na guys. So, yun. Okay na rin yung naka-experience tayo ng kahit papaano is nakapag-hotel tayo na walang kasama employer natin, diba? Kahit papaano, diba? Nagiging alam mo yung free ka. Walang nag-uuto sa'yo, walang hindi ka nag-aalala na ay may hahabulin kang alaga, o hindi ka nag-aalala na alam mo yung baka may mahulog, yung ganon, aksidente, kapag hindi mo, iba pa rin guys, yung talaga nakakapag-hotel ka na mag-isa lang, yung talagang free ka na gawin yung gusto mo, free ka na matulog kung anong oras yung gusto mong matulog, or magpahinga, or manood ng TV, diba? Kasi pag yung employer, syempre mahiya ka, diba? So, yun lang guys, ang aking update for today, and see you on my next vlog. Just don't forget to subscribe my channel. Bye-bye!